tayo ng mag-almusal. Meron akong yung suman pa din na ginawa ni Mama nung nakaraan. Ipin-freezer niya yung kalahati ng nagawa niya para hindi masira kasi yung panahon lately medyo mainit, may heat wave, so madaling mapanis yung pagkain. So kaya yun ang ginawa niya. Tapos, actually, may heat wave nung nakaraan pero ngayon, so that was like 2 days ago. Tapos ngayon, umulan kagabi, malakas yung ulan. So ngayon, basang-basa sa labas. Weird na talagang yung weather. But anyways, tayong mag-almusal. Meron pala akong blueberry. Blueberries. Ayan, ang dami kong blueberries. Kasi yung tita ko dumating kahapon. Nag-drop off sila ng blueberries na pinik niya sa blueberry farm dito lang malapit sa amin. Kita ko sa inyo. Eto yan oh. Sinali na ni Mama dito. Ang dami. Ang blueberry. So masarap yan sa yogurt. Tingnan nyo naman, napakadaming blueberries. Dinrop off niya dito sa bahay. Ang dami. So, hindi na kami bibiling blueberries. Although, meron kaming frozen na blueberries nasa freezer. Binili ko sa Walmart nung matagal na. Kasi nilalagay namin yan sa yogurt pag pambaon. So, siguro kapag ano-ano na ng konti, if freezer na natin yung kalahati na hindi masira. Tayo mag-almusal na dahil meron tayong pupuntahan mamaya. Excited ako kasi ang tagal ko yung inantay yung aking best friend nung high school. Tapos na-delay pa nga yun ng ano. Finally, pupunta na siya dito din ng Canada. So, same province kami. Although same province kami, malayo pa din yung lugar niya sa amin. So, siguro 8 hours drive pa din. Ano ma? Sabi ng Google, ano, 8 hours drive pa din. But okay lang, at least same province kami. Yeah, nadating na siya. Susundin. Well, hindi ko siya susundin. Pupuntahan ko siya mamaya sa YBR. Mag-meet kami mamaya sa YBR. So, tinatanong ko nga kung gusto sumama ng mga bata. Ayaw nilang sumama. So, si Daddy ay nasa work. Doon siya nag-work malapit sa airport. So, ang gagawin natin, pupuntahan natin si Daddy. Isasama ko siya. Tapos, pupunta tayo doon sa arrival. Sa domestic kasi magta-transfer pa siya ng another flight from international flight. Land siya ng Vancouver. Tapos, magpa-fly ulit sila. So, meron silang layover na couple hours. So, doon natin siya kukulitin sa couple of hours na yun. Madalang kaya siya ng blueberry. Kasi walang blueberry sa Pilipinas, ano? Dadalang ko siyang blueberry, blueberry? Dadalang ko siyang blueberry mamaya. Anyways, tara nang kumain. Umuwi ako kanina galing trabaho. Pagkadating ko, naligo na ako. Para kakain, and then tulog pa yung mga bata. Mag-sleep na tayo, and then para mamaya pagkagising natin, ready na lang ulit mag-change, and then punta na tayo sa airport. Ayun. Sarap talaga yung suman. Sarap pa din, parang fresh. Anong umaga kung walang kape. Cheers. Sarap ng tulog ng mga bata kasi nga, umuulan kagabi. So hanggang ngayon, anong oras na? Siguro 8 o'clock a.m. na. Tulog pa rin sila hanggang ngayon. Mama, mahilig manood ng vlog. Kung kani-kaninong vlog. Sabi ko, vlog ko yung panoodin mo. Sarap ng fresh blueberries, guys. Camping 1, camping 2. Yeah. No, see, yung pinsan ko sa Pilipinas. Kahit mo sa mga pakilasa, kinukwit ko pa rin. Yung pinsan ko sa Pilipinas, talagang ano siya, up to date siya sa aking mga vlogs. Yung camping 1, camping 2, yung camping 3. Sabi ko, meron pa susunod doon. Sige, babantayan ko kaya. Hindi ka wala siyang war. Ay, ngayon. Panoodin nyo din. Labi siya kay Ola. Busog na tayo. Tapos na tayong kumain. Sarap talaga guys ng suman. Ayan, naubos ko na. Pati yung blueberry. The best talaga nakakanin, suman. Pinaka-paborito ko talaga. So, kung may suman kayo sa bahay, bakiya naman. Pag si Mama tinatamad gumawa ng suman. So, guys, naisip ko, ang arrival kasi ng kaibigan ko sa YBR ay 4:30 ng hapon. So, kailangan umalis na ako dito ng before that. So, siguro mag-stay pa sila sa loob ng mga, sabihin natin, ng mga 1 hour. Ano? 1 hour? 1 hour and a half. So siguro, pag umalis ako dito ng 4 o'clock, then matatraffic ako ng 1 hour and a half. Kasi pag rush hour yun eh. So mga 4 o'clock ako alis dito. Sabi ko kay Mama, order na lang ako ng pizza para sa kanila ng mga bata. Para
hindi na siya magluluto. Tsaka hindi mahirap pakainin. Pizza na lang for today. For today's dinner, pizza. Gusto nila yun. Kaya nilayin mo, wala pa pala problema. Pagka pizza ang binigay mo sa kanila, hindi mo na sila kailangan pang tawagin na to. Ah, halina kayo, hindi. Makita mo, pag inopen mo yung pizza, sila na mismo, dire-diretso na sila sa washroom, magwa-wash ng hands, uupo na sila dito isa-isa. Ay, hindi naman pwede yun everyday. But anyways, today they're gonna have pizza for dinner. Bago ko umalis, i-place ko na yung order para dadating na lang pagka dinner time na. At saka pala, sabi ni Mama, yung palang blueberry na nakuha niya, baka gumawa siya ng kahit isang jar lang or dalawang jar ng blueberry jam. Sarap ng blueberry jam ni Mama. So last time, nag-picking kami ng blueberry sa dito malapit sa amin. Ang dami niyang kinuha, tapos ginam niya lahat yun. Siguro nakasampu siya na jar. Sampu ba, Mama? 10 jar, and then same ng strawberry nung nagpicking kami ng strawberry, ang dami din, ginam din niya yan, ang dami din, siguro naka 10 din siya kasi binilang ko siya sa Walmart ng mga ilang box ng canning jars eh. Tapos yung aming apple dito sa backyard namitas siya, tapos ginam din niya. So ang dami din, pinadala namin sa Pilipinas. Pinaka gusto daw nila blueberry jam, kaya naisip ko dadalhan ko yung kaibigan ko mamaya para matikman lang yung blueberry. Blueberry, dadalhan natin siya sa Ziploc. Siguro konti lang, baka mamaya hindi nila maubos. Eh hindi, baka ewan ko kung pwedeng yan. Not sure kung pwedeng ipasok yun sa ano, sa papunta domestic. But anyways, yeah, dadalhan natin siya mamaya ng blueberry para matikman nilang dalawang mag-asawa. Matikman lang nila. So, ayan. At tapos, ubusin lang natin itong kape natin. And then, i-check yung mga maliliit kung ano na eh. Mukhang tulog na tulog pa rin hanggang ngayon. Tapos, tayo nang matulog. Tapos, mamaya ulit. Tayo nang umalis at may nagbagong isip gustong sumama. Si Arabella Jade. Ayan, ready na siya. Haalis na tayo. Mommy, can you open this for me? Okay. Malamig, malamig. Huwag natin kalimutan yung ating blueberry para sa aking kaibigan. Lots of blueberry! Mm-hmm. Medyo malamig din ngayon. Makulimlim, parang uulan. So, magdala tayo ng sweater nitong isa. Suot mo na to. There's nothing. Oh. Okay. Let's go. Yes, ate! Lagay natin yung blueberry muna dito. Tsaka yung mail. I-mail pa natin yan. Who is it for? Yun yung binili ni Daddy nung isang araw sa Amazon. Sana wag tayong matraffic. Tara nang mag-drive papunta ng YVR. Actually, sa work muna ni Daddy, mukhang matatraffic tayo ng very light. Kasi sabi sa GPS, bago tayo makarating doon, 1 hour and 35 minutes. Buti na lang sinamahan tayo ng aming bunso, hindi ako maiinip. At saka makulimlim din, I don't know kung uulan, hopefully wag umulan. Pero kagabi umulan na eh, tingnan nyo. Yan yun, dilim-dilim sa banda doon, no? Natataklo ba na talaga yung ulap? So, ayan, tayo nang umalis at sana nag-enjoy sa flight niya yung kaibigan ko. So, nag-text na guys yung aking friend. Nag-land na siya ng Vancouver. Nag-aantay na lang siya sa immigration. So, ngayon, na-stuck kami sa traffic. Hopefully, hindi siya mag-antay ng matagal sa atin. At saka, huwag din siya masyadong matagal sanang mag-antay doon sa immigration. Ano? So, malapit na umuwi si Daddy, nandito pa rin tayo, stuck sa traffic sa may New West. But, saktong-sakto, nung na-stuck tayo sa traffic, lilim. Tingnan nyo yan, lilim siya. Kanina pa kami dito, hindi kami umuusad. Siguro may train banda-banda dun. Makakarating din tayo. Konting kembot na lang. 5 minutes na ang nakalipas. Stuck pa rin kami dito, hindi pa rin kami umuusad. Buti na lang meron akong isinamang bata.
libang na libang sa kanyang pinapanood. Paboritong paborito niya na ang Sing 2. Buti na lang sinama ko siya. Si Ate Lanlan ayaw nang sumama, nagpaiwan na lang sa bahay. Bago pala ako umalis, in-order ko sila ng pizza. So dadating yon mamaya before dinner time. Binayaran ko na rin. Kakain na lang sila. Ano ba? Dito na tayo. Sunduin na natin si Daddy. Nakarating din tayo. Napakatagal ng ating binyahe. Grabe guys. At awas na siya. Late na tayo ng 3 minutes. Hello. Iwanan daw niya yung bauna niya sa sasakyan niya. I wonder kung nakalabas na ng immigration yung aking kaibigan. But yun, napunta na tayo dun ngayon. Finally, tagal ng biyahe natin. Halika na, tara na. Hi! Text ko lang yung kaibigan ko. Dito muna tayo sa park, malapit sa airport. Dahil parang hindi tayo magbayad so much ng parking. Tingnan natin din kung nakalagpas na siya ng immigration. You wanna go out? Let's go, Rava. Let's go walk on top of the world! Hi! Daddy! Yes! What is this? Daddy, what is this? Oh, you wanna bring it? Yeah, you can try some if you want. Yeah. You can try some if you want, Daddy. Okay, let's go bring it over there. Where are we? Whoa, look at that. Let's go. No drones allowed. Whoa, paper airplane. But it's not paper. Go on top. And jump. Okay, go up. Go on top. That's São Paulo, Brazil. Okay, go on top. Amsterdam, Netherlands. That place? That's Germany. London. Wow, this place? Daddy, this place? Ayan na siya, nag-aantay lang tayo ng text. Nakalabas na siya. Kukul nitong park na to guys, sinan nyo oh. Andun ang Philippines. Ang Philippines. Nasaan ang Pilipinas? This is Asia, Asia. Oh, right here. I found it. Oh. That's Korea. Yeah. Pilipinas, malakas, sakalam. Oh, lakas ng dami aeroplano. That's Seoul, Korea. Ayan yung mga pinapanood ni Mami. Pilipinas. Miss na kita. Ayan, ang laki ng aeroplano. Wow. At ito po ang Dubai. Sana ganito din kadaling puntahan yung Dubai. At mahawakan ko ang aking mga pamengkin. Yung aking 3 boys. Yung pogi-pogi kong 3 boys na pamangkins. Ayan ay, that's the desert. You're right. Ayan ay Egypt. Egypt? Cairo, yeah? Cairo. Cairo. Ang dami mo natututunan dito. Ganda, no? Ayan ay Ethiopia. Wow. Ethiopia. Mommy, look, this is like shaped like a lion. This one's a lion.
No, ayan ay ocean. Kaya ganyan, bake, ano, empty. Oh, what's this place? I love this place. So that one's Rome, Italy. What? And then Germany. What's this place? England. What's this place? Iceland, wow. This place. That's New York. Huh? New York. This place? Mm-hmm. Punta tayo sa pretend paper airplane. Paper airplanes? Oh, sayang, hindi kasama si Ate Lanlan. Oh. Wow! Nag-text na yung kaibigan ko, nakalabas na sila ng immigration. Mag-check-in lang daw siya. So, puntahan na natin ngayon para hindi na siya magantay ng matagal. Tapos lalabas tayo para mag-dinner kasama sila malapit sa work ni Daddy. Okay, tara na. Let's go, anak! We're on the pathway. We're on the runway. We're gonna fly! Runway! Sa runway kami. Mini runway! Papasok na tayo ng terminal. Ito tayo sa may domestic para madali natin siyang makita. Ang daway, naka-check-in na rin siya ng kanyang luggage. Tapos dyan na lang din natin sila ibabalik mamaya. Si Daddy na yung nag-drink para. Ako yung magbablog. Kilig-kilig. Ang daming tao. Ang dami na nagta-travel ngayon, guys. Bumabawi sila after COVID, oh. Ingat ka dito, ang daming ano. Naka-vacation mo. Sana all. Tara, update mo agad ako kung matagal. Hanapin natin ang aking best friend. Dalhin natin ang vlog. Sana mo pumasok. Sana ko papasok? Okay. Hanapin natin siya. So that's the departure. Akya tayo. Tawagan natin siya. WestJet yun. Yan ang WestJet. Dito tayo. Tawagan natin. Kasi wala siya dito. Baka naligaw na. Ayan na. Nakikita ko na siya. Balaga! Hi. Kamusta? O, mag-check-in ka. Check-in na siya. Arating sila ng matiwasay. Si Daddy umaakyat na kasi kanina nasa baba sila sa departure. So ngayon dito ko siya pinaakyat sa taas para mas madali tayong makaalis. Let's go, let's go! Oh, dito na yung friend ko. Let's go! Yan. Oh, di ba? Touchdown Canada ang aking best friend. Yung pangitari. Yeah, I know. Grabe. Gutom na daw siya, so tara nang kumain. Doon tayo sa work ni Julius kumain. Nakakilig. Nandito na yung best friend ko. Kasama ko lang siya 3 years ago na umuwi ako ng Pilipinas. So ngayon, nandito na siya. Kami ay nag-park na sa aming kakainan. Let's go. Tara na, pasok na tayo dito. So, lilipat po kami ng kakainan dahil puno po sila, 45 minutes yung waiting. So, meron pong balat sa puwet ang isa sa kanilang dalawa. Hindi po ako yon. At doon po natin so, ikakat yun. Basta hindi po akin yon. So, dito po tayo sa Earl's. So, nandito tayo sa Earl's. Dito na lang tayo kumain. Dahil rush hour, tsaka ano na, dinner na, puno na halos yung mga ibang restaurant. Pagkakain natin, natitigan natin sila para hindi nila mamiss yung flight nila. At ngayon, tayo munang kumain. So ayan po, kami po ay nakakain na. Kami ay maghahatid na ulit sa airport ng aming kaibigan. Sa susunod ulit, paalam! Bye! Alis na sila. Bye-bye. See you next time. Uuwi na ang aking friend. Bye, Daddy. Oh. Salamat po dito. Oy, guys, oh, yung paborita ko, oh. Ayan, paborita. Uwi na tayo kasi may pasok pa ako mamayang gabi.